Hello mga boss, good day. Welcome back again to my channel. It's me back again mga boss. Boss Jerome Tech Show. So ngayong araw na to mga boss, is tatalakayan natin ang pagbasa nitong ating outside micrometer sa pinakamadali na paraan. Pero bago ko palang sisimulan mga boss, is kung bago ka palang sa channel ko ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong videos na i-upload mga boss. Kung gusto mo ng ganitong mga content, maraming salamat. So, huwag na nating patatagalin pa. Mag-intro na tayo. And let's start! Okay mga boss, sa pagbasa nitong ating outside micrometer, is lagi na natin tatandaan mga boss, ang kanyang least count. Ito yon mga boss, least count. Itong nasa taas, yung 0.01 mm. Yan yung pinakamaliit niyang pwedeng mabasa ng ating micrometer mga boss. Ipaalala ko lang sa inyo mga boss, itong ating micrometer is pang metric lang mga boss, no? Or metric reading lang ang kanyang unit na pwedeng mabasa. Okay, so kung gusto nyo naman ng micrometer na pang imperial or inches reading mga boss, is meron na rin akong tutorial para dyan. So ilalagay ko lang ang link doon sa ating description box para madali nyong mahanap mga boss. Okay mga boss, ito namang sa ibaba na nakasulat is 25 to 50 mm. Ito yung range ng ating micrometer na pwede niyang masukat mga boss na mga shop. Okay, for example ganito mga boss, ikutin natin to, ganyan, luluwagan lang natin to mga boss. Yan, so ang abot ng kanyang luwag mga boss is 50 mm. Yan, 50 mm yan mga boss. Okay, so para mas madali niyong maintindihan mga boss, is susukatin natin to mga boss hanggang dito sa 50 mm. So makita mo dito mga boss ang kanyang reading sa timbal scale. Yan, 50 mm yan mga boss. So ilagay natin yan sa 0 mga boss. Okay, yan, so 0 na yan mga boss, no? Tapos lock. Yan, then sukatin natin sa ating burner mga boss. So makikita dito mga boss is 50 talaga to mga boss, di ba? So ayan, nakikita niyan mga boss, 50 talaga yan mga boss. Okay, so sa madaling salita, ang pinakamataas na masukat ng burner na to is pang 50 mm lang mga boss. Okay, then ang pinakamaliit niyang masukat mga boss is pang 25 mm lang mga boss. Okay, so unlock natin to mga boss, then hanapin natin ang 25 mm. Ito mga boss, 25 mm. Okay, so ilagay natin dyan mga boss ang ating timbal scale. Okay mga boss, so meron akong tutorial dito mga boss, no? Yung complete guide ng pagbasa ng micrometer mga boss, sa outside micrometer. So pwede nyo puntahan doon mga boss. So nandun na nakapangalan mga lahat ng parts at function ng ating micrometer mga boss. Okay, so pwede nyo rong yung puntahan at ilagay ko sa description box ang link mga boss para mas madali nyo makita o mahanap. Yan, lagay natin yan sa 25. So yan, 25. Itong 0 mga boss, yan, sa gitna to, naguhit itong 0 na mark sa ating timbal scale, na sa ilagay natin sa gitna, naguhit dito sa ating mean scale mga boss, at ilock natin to mga boss. Yan, tapos susukatin na naman natin to, itong gap na to mga boss. So ang sinasabi dito mga boss, 25 to 50. Okay, so susukatin natin, ang pinakamaliit niya pwedeng masukat mga boss is 25. So yan mga boss, so nakikita nyo yan mga boss is 25 yan ang reading natin sa ating burner mga boss. Okay, so sa madaling salita mga boss, no, is 25 to 50 mm lang ang range ng ating micrometer. So huwag kayong mag-alala mga boss kung ating micrometer is maliit. Maliit or malaki man ang micrometer, is pares-parehas lang ang proseso ng pagbasa mga boss. So ngayon, adadako na tayo sa pagbasa ng ating micrometer. Okay, so unang prinsipyo na lagi natin tatandaan sa pagbasa ng micrometer mga boss, no, is lagi natin tatandaan itong ating mean scale. Itong guhit sa ating mean scale. Pag sinabing mean scale mga boss, ito yon. Yan. So pag sinabi namang timbal scale, ito yung gumagalaw mga boss. Yan, itong nagre-revolution mga boss, ha. Itong umiikot, yung may reading na 0 to 45 mga boss. Yan, 0 to 45. Yan. So yan ang timbal scale. So ito namang mean scale mga boss is may reading na 25 to 50. Ito yan mga boss, 25 to 50. So nandito yan sa ating mean scale. Yan, so makita mo yan dito mga boss. Ikotin natin mga boss, ha. So ayan, 25 to 50 yan ang makita mo dito sa ating mean scale.
So, lagi natin tatandaan mga boss na kailangan mo lang bago ka kukuha ng reading is kailangan lang na itapat itong mga guhit dito sa ating main skill. Yan, dito sa ating timbal skill bago tayo magre-reading mga boss. Okay? So, pangalawang technique mga boss, dito sa 25. Yan. So, makita dito sa ating main skill, meron tong 25. Tapos sunod na meron mga boss is sa ibabaw. Sa ibabaw ng bahagi mga boss muna tayo, okay? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Yan mga boss, so 30. Hanggang darating tayo dito sa 50 mga boss. So, tag-iisa lang yung graduation na yan mga boss. So, kung makita mo dito sa ilalim na bahagi mga boss, yan. Yan. So, nasa gitna siya mga boss, no? Na between ng 25 to 26, okay? So, ibig sabihin mga boss, is kalahati siya ng 25 to 26 mga boss. So, kalahati ng 25 to 26 is 0.50 mga boss. Okay? So, ang kalahati na yan mga boss is dito mo makita sa ating timbal skill. Yan. So, yan. Yan. So, timbal skill. Nakita mo dito sa timbal skill natin mga boss is 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, hanggang 50. So, 50. Itong 0 na rin, 50 na rin ito mga boss. Diba? So, lagi mong tatandaan, palagi kang maglalagay ng point pag dito na sa ating timbal skill. Okay. Pangatlo mga boss na technique is itong ating timbal skill. Yan. So, itong timbal skill natin mga boss is kailangan natin itong ikutin ng dalawang revolution para makuha niya ang 100 mga boss. So, di ba sabi ko kanina is ang unang ikot nito mga boss, yung unang revolution nitong timbal skill natin mga boss galing sa 0. So, for example, yan, galing sa 0. Yan. So, unang ikot nito mga boss, yan. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ito, 50. Yan, 50 yan mga boss. So, ikutin pa natin ng pangalawang revolution mga boss, pangalawang ikot mga boss para maging 100 siya. So, bilangin natin ito mga boss. Yan. So, ito is magiging 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Yan. So, dalawang ikot mga boss nito ang timbal scale mga boss ha. Para makomplete natin itong buong 1mm mga boss. So, yan. So, ang spleen doon mga boss is dito ko ipapakita. Yan. So, simpleng-simple lang yan mga boss. Diba? Yan. Ito ang 25. Yan. Ito yung reading na to mga boss is 25. Okay. So ngayon mga boss, itong 25 is ikutin natin tong kaya na sinabi ko kanina mga boss na ikutin natin tong 0. Bilang tayo mga boss. Yan, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ayan mga boss, 50 yan, di ba? So, itong sa ilalim na guhit mga boss, di ba? Nakikita niya na. Yan. So, itong maliit na guhit sa ilalim. Yan mga boss, oh. So, nakikita niya na yan mga boss, di ba? So, ibig sabihin pala niyan mga boss, no? Gaya na sinabi ko kanina, kalahati yan mga boss ng 25 to 26mm mga boss. So, ibig sabihin, ang reading na to mga boss is 25.50mm. Ganyan lang yan mga boss. So, ang sinabi ko rin kanina, kailangan na dalawang ikot nitong ating timbal skill, dalawang revolution ng ating timbal skill para makareading tayo ng isang 1mm mga boss. So, ikutin pa natin to ng pangalawang ikot mga boss. Oo, yan. Ito, 50 na to mga boss. Yan, 0.50. So, ikutin natin ng pangalawa. Yan. 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Yan, sa 0 na yan mga boss. So, ang 100 mga boss, di ba nakita nyo? Nakita nyo mga boss, lumitaw na rin ang guhit sa 26mm mga boss. So, ibig sabihin nun mga boss, pangalawang revolution, dalawang revolution ng ating timbal scale is equals to 1mm mga boss. Okay? Yan, magbibigay ako ng sample. Okay? So, ayan mga boss, ito yung unang sample na ibabahagi ko sa inyo mga boss. Yan. So, ilan ang reading niyan mga boss? So, automatic tayo niyan mga boss is titignan natin agad sa ating main scale mga boss kung ilan ang guhit ng ating nakikita. So, nakikita natin ang 25. Tapos, nakikita din natin ang guhit sunod ng 25 mga boss is 26 dito sa itaas. Okay? Kasi tig-1mm ang reading nito mga boss, di ba? Then, set aside na natin itong guhit dito sa ilalim mga boss. Okay?
kasi kalahati 2.50 mm to. So hindi na to natin magagamit muna ngayon mga boss. Okay. So ngayon 25-26. So ayan, dalawang guhit ang nakita natin. So hanapin natin mga boss ang kanyang hindi siya tumugma. So lumagpas siya sa 26. So meron tayong point nito mga boss. Okay. So ilan ang point mga boss? So sa paghahanap ng point nito mga boss is automatic tayo. Hahanapin natin dito sa ating timbal skill. Yan. So yan, yan mga boss ha. So yan, 0. So dito ang 0 mga boss. So 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ayan mga boss, so 35. So lumagpas pa siya mga boss. Ang guhit dito sa ating min skill, itong gitnang guhit is na dito tumugbok mga boss. So nagtugmaan sila sa 36 mga boss dito sa ating timbal skill. So 35-36. So ang reading nito mga boss is 26.36 mm. Okay? Kuha niyo mga boss. Ngayon mga boss, pangalawang scenario is paano pag ganito mga boss, no? So i-unlock muna natin to mga boss. Yan. So paano pag ganito ang kanyang reading mga boss. Yan. So ayan. Tapos lock natin mga boss yan. So ilan ang reading niyan mga boss? So automatic din tayo mga boss, no, mag bibilang tayo dati sa ating main skill. So ilan ang guhit natin nakita? Gaya ng proseso mga boss. Palit-ulit lang yan mga boss, okay? 25, 26. Yan. So meron tayong sagot na 26 mm. So hanapin natin ang kanyang point mga boss kasi hindi tayo lumagpas. So hindi nagpakita ang 27 na mm mga boss. So 26. So ngayon mga boss, sa senaryong to is nakikita natin dito sa ilalim itong ilalim na guhit mga boss sa ating main skill. Yan. So nakikita siya natin mga boss, 'di ba? Kalahati ito mga boss ng 1 mm. So kalahati ng 1 mm is 0.50 mm mga boss. So ngayon 26 ang ating sagot plus itong kalahating guhit mga boss, no. So meron tayong sagot dito na 26.50 mm. Yan. So madali lang mga boss, 'di ba? So last and final mga boss na sample natin. So unlock muna natin 'tong mga boss. Yan. Tapos dito magre-reading tayo ng mas mataas mga boss. Mas mataas na reading. Ayan, ganitong scenario mga boss. So gaya ng sinabi ko kanina, automatic tayo mga boss magbibilang dito sa ting min skill dito sa may mga malalaking guhit mga boss, may mga numero. 25, 30, 35, 40. Yan. So ibig sabihin nandito siya sa 40 mga boss. So lumagpas pa siya dito sa 40. Meron pang 41, 42. Tapos hindi nagpakita ang 43. Okay mga boss. So meron tayong automatic na sagot nito mga boss na 42 mm. So hanapin natin ang kanyang point mga boss kasi hindi siya tumugma dito sa pang 43 mga boss. Tapos hindi nagpakita ang 0 dito sa gitna. Hindi siya tumugma. So ang natumapat dito mga boss is iba. So ano ang point nito mga boss? So meron tayong 42 point something. Okay, hanapin natin ang kanyang point. So automatic tayo magdadagdag dito mga boss ng 50.50. Okay? Kasi nakita natin ang guhit dito sa ilalim mga boss, di ba? Then ipa-plus natin mga boss. Ilan ba nakita nyo dito mga boss na nagtapatan dito sa min skill at sa timbal skill? So nagtapatan dito mga boss is 35, 36, 37. So hindi tayo pwedeng lumagpas sa 38 mga boss dito sa ating timbal skill. Okay? So hindi tayo pwedeng lumagpas dito. Dito lang tayo sa 37 mga boss. So meron tayong plus 37, plus 0.37. So 42.50 plus 0.37 equals 42.87 mga boss. Ang sagot sa reading na to mga boss, 42.87. Okay? So ayan, magbibigay ako ng sample na i-reading yung mga boss. So konting evaluation lang kung sino ang nakakaalam na talaga ng pag-reading nito mga boss. Yan. So ito, ito ang ibibigay ko mga boss. So ayan, ilan ang reading niyan mga boss? So sana i-reading nyo to at i-comment nyo sa comment section box natin mga boss, no?
Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo kahit konti lang mga boss. Maraming salamat. God bless. Mabuhay. Thank you. Bye-bye.